Nanindigan ang gobyerno ng Pilipinas na wala silang nilalabag sa 2018 bilateral labor agreement sa Kuwait. Ito'y matapos suspindihin ng Kuwaiti government ang pagtanggap sa mga first entry visa ng mga Pinoy sa naturang bansa. Tunghayan ang aking report. Walang nilabag ang gobyerno ng Pilipinas sa Kuwait dahilan upang kanselahin ito ang pagbibigay ng visa sa mga Pilipino. Hindi rin naman ito labag sa 2018 bilateral labor agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng Kuwaiti government. Ayon kay Foreign Affairs Assistant Secretary Paul Cortez, kabilang daw sa probisyon ng 2018 BLA ang pagtatalaga ng Embahada ng Pilipinas ng pansamantalang shelters para sa mga overseas Filipino workers o OFWs. Obligado ang Philippine Embassy sa pagtatag ng mga resource center para sa migrant workers at mga Pilipinong nasa ibang bansa, partikular na sa mga bansang may malaking bilang ng mga Pinoy. Sa ilalim yan ng Republic Act No. 8042 o ang Migrant and Overseas Filipino Act of 1995. Kahapon, kinumpirma ng DFA na pansamantalang sinuspinde ng gobyerno ng Kuwait ang pagbibigay ng visa sa mga Pilipino. Kabilang na dito ang mga Pilipinong unang beses palang papasok sa bansang Kuwait kahit ang mga ito ay upang magtrabaho, mag-aral o di kaya'y magbabakasyon. Pinahihintulutan na lang sa ngayon ang mga ICAMA o mayroong residence visa at mga civil ID ng Kuwait. Ayon sa Department of Foreign Affairs, kinansela ng Kuwaiti government ang mga first entry visa ng mga Filipino nationals dahil mayroon daw nalabag ang gobyerno ng Pilipinas sa labor agreement ng dalawang bansa, bagay na pinabulaanan ng gobyerno ng Pilipinas. Partikular na rito ang pagbibigay ng shelters para sa mga displaced na OFW sa naturang bansa. Dito lamang Pebrero nang sinuspindi ng pamahalaan ang pagde-deploy ng mga OFW sa bansang Kuwait dahil sa karumaldumal na sinapit ng isang Pinay na si Julibee Ranara, ang Pinay na pinatay, sinunog at itinapon sa disyerto ng anak ng kanyang employer. Sa ngayon, nakahanda umano ang pamahalaan na makipag-ugnayan sa gobyerno ng Kuwait para maresolba ang naturang isyu. Patuloy din daw ang pakikipag-ugnayan ng Department of Migrant Workers o DMW sa Philippine Embassy sa Kuwait upang matiyak ang kaligtasan ng mga OFW sa naturang bansa, gayon din sa recruitment agencies, Filipino communities at mga stakeholders para matugunan ang problema para sa benepisyo ng parehong bansa. Para sa EuroTV News, Alvin Palobello, sumasaludo sa bawat Pilipino.